Good day mga ka-agri. Nandito tayo, bibili ng gamot sa pamatay sa insekto. So, pumunta muna tayo dito sa kabayanan para bumili ng kailangan natin sa bukid. So, maglalakad tayo ngayon papunta doon sa tindahan para makabili ng pamatay sa insekto. Tayo lang natin sa Greek. Bibili natin ay yung Pexalon at saka bibili rin tayo ng Foliar Fungicide at spray natin during Panicle initiation. Ayun, doon tayo bibili sa kulay blue na store. Teka lang. Doon tayo sa blue store bibili ka agad. So, sandali lang. Bukan mo yung ating pagbili ng insecticide. Gutom tong ating kasama. Bibili tayo ng Pexalon at saka Foliar insecticide. Nagutom yung ating kasama, hindi pa tayo nakakabili. Kaya kumain muna. Malapit na tayong makabili at bukas i-spray na natin. So, share ko sa iyo, kakarito tayo sa GMT store at bumili na tayo nung ating pamatay sa alitangya. At ito yun, pulsar 2.5. Tapos may fungus kaya may foliar fungicide din tayo. Ito yung sikat na, matagal na ginagamit natin. Armute, itong Hyper Plus para sa pampalintog, Foliar Fertilizer 414. So yun, hopefully mga last na ano na natin ito, application. So sa mga kapwa natin taga Pulilan dyan, no, dito na kayo bumili sa JMD. Okay. Salamat kaagri. Good day mga kaagri. Nandito ulit tayo sa farm at natuloy na yung ating pag-spray ng mga binili natin ano kahapon. So instead na Pexalon, sabi doon sa binila natin ng technician na mahusay yung Pexalon doon sa mga tinatawag na green leaf hopper, brown leaf hopper, no? So kung yun yung problema natin, yun yung bilhin natin. Pero since ang problema natin is yung rice bug o yung alitangya o atangya, no, ay ang binigay sa atin ay Pulsar 2.5 EC, no? So ito yung gamit natin, ano, meron tayong Hyper Plus na Foliar Fertilizer. So guaranteed analysis is 4, 4, and 14. So more on tinatawag natin na potassium, no, para lumintog yung mga butil, no. So vitamins lang naman to, hormones, micronutrients, saka may sticker siya. So kahit na umuulan ay nakadikit siya doon sa dahon. So directly maabsorb na nung palay natin. So meron din tayong Pulsar 2.5 EC na insecticide para naman to sa yung alitangya nga, no. So ang active ingredient dito is lambda cyhalothrin. So ang review nito, kahit yung anong stage, no, adult at saka yung mga young stage na ay mako-control. So kaya ito yung ating ginamit, no. And of course dahil meron tayong fungus o fungi ay meron tayong armure. So lagi na natin ginagamit to, no. So yun, nakala ko hindi matutuloy yung ating pag-spray kaagri, no. Pero dahil doon sa lugar natin sa bayan ay umaambon, no, pero dito pala sa bukid ay hindi naman. So yan, pag-spray, oh, amoy na amoy yung insecticide. Ayan, nagliliparan na. Meron din palang mga stem borer siguro ito. Pero, ayan, naka-agri yung stage ng palay natin. Sa lukoy na siyang naglalabas ng bulaklak. So,
sabay-sabay na yan. Isang puto pa na yan. So, at 67 days, ito na yung ating GSR 15. So, konti na lang. Yan, so far, ka-agree, makapal naman, no? Maganda naman yung inilabas niya. Hindi kagaya ng unang mga patanaw. No? So, yung haba ng kanyang uhay, oh, halos sa isang dangkal din mahigit. Kabaga, kahit na lang hindi siya masyadong tumaas. Ayan o, ito ang nakakatawa dito ka-agri. Makapal yung bunga niya. Kaya ito yung pinili natin dahil dun sa ating wet season cropping. Ay nakakamangha yung kanyang inilabas na ani. No? Bagamat konti lang yung tinamnan natin dati. Nakakamangha kasi pag kinonvert mo siya sa per hectare, nasa 6.7 tons per hectare yung potential niyang i-yield. No? And tag-ulan pa yon. So, imagine natin kung tag-araw natin siya itatanim. So, we're expecting sana na mas maganda. No? Pero, yun nga. Marami tayong challenges ngayong tag-araw na to. No, pero, sabi nga natin eh, umaasa tayo sa miracles. Walang imposible sa Lord. Pagka gusto niya tayong i-bless, kahit anong challenges pa yan, dumating. No? So, damo, daga, ibon, hindi lumaki. Sa kanyang vegetative stage, no? Pero pag binless tayo ni Lord, tinan mo naman, namumutok yung kanyang mga puno. Kaagri, so sabay-sabay nang lalabas yan. So, yan yung ating update ngayon. At thank you, Kaagri. So, ayan, morning uli. Ito na yung ating preparation para sa spraying. So, lalagyan mo muna ng kalahati na laman, kaagri. Tapos ay isang takip ng per napsak. Hindi nagugwante si Nongnong, ha? Hindi tinatablan to ng lason. Ito naman yung nutrient, yung Foliar fertilizer. Dalawang takal naman ito. Konti lang ka-agri, ano? Pero kasi directly ina-absorb na siya ng halaman. So, malaking tulong din yan. Lalang-lala na sa stage na na-stress yung halaman. Sa hangin, ganun. So, ito naman yung Pulsar, Lambda Psi Halotrin. Dalawang takip din. Ayun yung mabaho. Ayan. Tapos saka ka-agri. Since all liquid naman siya, pupunuin na lang dun sa capacity. So 20 liters ito. Yun. Pupunuin lang yun and then isa-shake na konti. Ready na to spray. Hindi natin napalubog yung target eh.
plug. Nakalito pa rin sila.